Sa pag-aalala pa lang ng paglalakad ni Rizal patungong bagong bayan, hindi natin maitatanggi na hindi na natin kailangan lumuwas ng Maynila para maranasan ang kasaysayan ng Pilipinas. Dito sa Intramuros makikita ang Fort Santiago, Manila Cathedral, San Agustin Church, Bahay Chinoy, at Casa Manila, kung saan makikita natin ang buhay ng mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Maraming tao ang bumibisita sa Intramuros. Sa taong 2011, ang Intramuros ay naka-accommodate ng 439,828 domestic at foreign na turista. Ngayong 2012, 23,962 na turista na ang bumibisita. Hindi pa ito nabibilang ang mga estudyante, empleyado at residente na halos araw-araw ay nasa Intramuros. Sa dami ng pumapasok at lumalabas sa dating balwarte ni Lahasolan, hindi maiwasang tanungin kung ligtas nga ba talaga sa Intramuros. Sa Intramuros eh, napaka-safety rito. Dahil lahat ng mga gate dito, lahat ng entrance gate, may mga gwardya at ang bawat gwardya may mga radyo. Kasama na yung mga roving guard dito na umiikot na dalawa, mga nakamotor, may mga radyo rin yun. Tsaka ang gwardya rito, inaabot ng mahigit 100 sa loob ng 24 hours. Ligtas naman, kasi marami naman din dito mga nagbabantay, mga gwardya, mga ano, kasi sa Intramuros. Hindi naman ano ito, hindi naman delikado eh. Maski saan naman ng ano, kung talagang may aksidente, ganyan. Sa, kasi matagal na rin kami dito ng ano, sa awan ng Diyos, ano naman kami naka-encounter na ano, ganyan ng mga limbawa. Sa kabila ng mga magagandang feedback, hindi kagandahan ang mga narinig kong mga istorya. Ayon kay Frian Moral, dating estudyante ng Mapua, delikado ang Intramuros paggabi sa mga lugar kung saan kulang ang ilaw. Madalas ito ay sa mga lugar ng informal settlers. Ang mga informal settlers ay kapansin-pansin sa General Luna Street, Cabildo Street at Victoria Street. Ang Intramuros Administration ay inatasan upang ayusin at mapanatili ang cultural heritage ng Intramuros. Ayon sa Presidential Decree No. 1616, ang Intramuros Administration ay may kapangyarihan mag-assign ng disenyo at estilo ng mga buildings at ito ay dapat sundin. Ngunit hindi ito nasusunod ng mga informal settlers. Ang Kalinga Intramuros ay nangakong magtatayo ng mga bahay upang ma-relocate na ang mga informal settlers. Marahas na itinututol ng mga informal settlers ang relocation. Kung ang Intramuros ay isang cultural heritage para ipakita sa mga turista, kailangan paigtingin pa ang seguridad at ma-resolve agad ang issue ng mga informal settlers nang sa gayon ay makafocus na ang ating gobyerno sa pagpapabuti ng Intramuros.